Mabuhay! Welcome back to my vlog. So right now, ang gagawin natin is I will answer the assumptions about me. Let's start with the first one. Talkative. Talkative ba ako? Siguro pag nasa mood or depende sa kasama, madaldal naman ako and kalog. So I think sige na nga, talkative na ako. Daming gustong sabihin, daming hanash, ganon. Pero gusto ko, pag may mga sinasabi ako, syempre gusto ko nakikinig din yung mga taong kausap ko. Ayoko naman yung salita ko ng salita, wala din naman nakikinig sa akin. So I want kapag nagsalita ako, may sense and may matututunan yung mga taong nakikinig sa akin. Diba? Ang dami ko sinabi, isa lang yun. Talkative nga. Check! Next, kala ko mataray. Ganito ba yun? First impression sa akin, mataray, masungit. Siguro dahil, di ko alam, sa mata. Ganyan. Hindi naman ako mataray. Super konti kumain kasi sobrang nipis. As in, gusto mo yung naka-caps lock pa yung nipis. As in, ganon. Love you, Queen Emma. I love you too. Super konti, hindi naman super konti. Yes, konti ako kumain, pero madalas. So, kung makikita nyo dun sa other vlog ko, nagmukbang pa ako, di ba? Mahilig talaga ako sa food, lalo na sa sweets. Kaya hanggat kayang pigilan, pinipigilan ko. Kasi ang nagsasuffer, yes, nagsasuffer. Nagsasuffer yung puson. Pag nakikita kong lumulobo na siya, sabi ko, okay, nasusobraan na ako ng milk tea, ng sweets. So, pero hindi pa ako konting kumain. Kumakain pa rin ako ng rice. And kapag gusto ko yung ulam, napapadami pa rin naman ako ng kain. Loves to go outside, especially hiking and going to the beach. Natry ko na mag-hike. Natry ko na mag-hiking sa Cambodia and dito sa Philippines. Pero it's not me eh. Sabi nga ng best friend ko, hindi ako yun. Hindi ako yung ma-hiking na tao. Pero open pa rin naman ako. And dahil mahilig ako sa adventure, kaya go pa rin naman. Mas ano ako, mas beach person. Beach ha, yung dagat, beach. Hindi, alam niya na. Sobrang ganda ate, love you, thank you so much. No negative, beautiful inside and out. Ganun siguro, if you really want to be beautiful inside and out, kailangan positive vibes lang. Sinasabi ko nga sa mga friends ko na gusto ko positive lang, ayoko nang kakarinig ng mga negative and all. Kasi once na nakarinig ka na ng negative and once you think negative things, nagre-radiate yan eh. Parang nakakawala ng glow. Dapat, ano lang tayo, positive vibes. Pero negative sa COVID. Baklang bakla. Hahaha, but love na love ka namin. Baklang bakla ba? Parang di naman. Marunong akong mag-gaylinggo tulad ng Tom Jutz na akis, gusto ko nang maglapang roots, mga ganon. Yun, pag naka-close mo ko, baklang-bakla po talaga ako. Proud ka Pampangan and can cook very well since Pampanga is the culinary capital of the Philippines. Yes, absolutely, I'm proud ka Pampangan. Dun sa cook very well, medyo tumagilid tayo dun. I can cook. But yun sa very well, slash na muna natin. Depende. Depende siguro sa tipikin. Pero marunong. Marunong akong magluto. You never wanted to be on television. I really want to be on television. Before, ang dream ko is maging sex bomb dancer. Yes, dancer. Tapos napunta sa gusto kong mag-artista. Eh, ngayon 26 na ako, parang sabi ko, hindi na, baka iba na yung path ko. But I am lucky and grateful that I am part of Mata ng Agila, which is still napapanood pa rin sa television, di ba? Mahinhin ba ako? Minsan, kapag gutom, nanglilibre ng Pizza Hut. Uy, ouch. Saan ka ba? Send mo sa akin address mo, papadalahan kita. One slice. Pizza Hut, baka naman. Padalhan natin tong si Miss Trisha. Uy, very supportive sa akin ito. Lagi itong nagre-react sa mga story ko. At dahil dyan, isend mo sa akin ang address mo. That you're a very sweet and kalog person. Definitely. Sweet talaga and yun nga.
kalog. Kasi pag kalog ka, ano lang, positive vibes lang. Yun yung sabi ko kanina, di ba? I feel like you'll join a national pageant again soon. Hindi ko pa yan alam. Hindi ko pa ma-decide ngayon. Undecided pa. Malalaman nyo rin. Isa kayo sa mga makakaalam kapag sasali pa ako ulit. Sa tingin nyo ba, kaya ko pa? Isa pa ba? Emma! Am my chance pa ba? Hashtag, am my chance pa ba? Super maganda lang po. How to be Mary po. Taray. You just need to be Emma po for you to be Mary. Emma Mary. Wali. Strict. Hindi naman. Sa lugar pa rin. Hindi naman ako ganun ka-strict. Perfectionist. May mga times, lalo na pag magpo-post ako sa social media kasi sabi ko nga, yung Instagram ko is like my portfolio. So, I want it to be perfect. Hindi rin eh, kasi ang mga tao ang hinahanap ngayon, yung ikaw lang, yung authentic self mo. And mas makaka-relate sila dun kesa dun sa perfect. Kikay po, minsan, unang kita ko sa'yo, Miss Emma, para kang flight attendant. Wow! Uy, pinangarap ko yan. Actually, nag-apply ako sa Qatar after I graduated. Kaya lang, 19 pa lang ako nun. And nung time na yun, ang tinatanggap ng Qatar is 21 and above. So after that, hindi na ako nag-try. Pero I really want to. Pili lang ang friends. Uy, hindi. Ako yung dun sa options. Ako yung pinipili kung kakaibiganin ba ako. Char! Hindi, ayoko nang namimili ng friends. Gusto ko nga friend ko lahat, kaya lang hindi naman yun pwede kasi you will not be everyone's cup of tea, diba? High maintenance. No! Kumakain ako sa Toto Beats. Kumakain ako ng mga kung ano-ano lang. Ayoko ng high maintenance. You're the next Miss You representative from our country. Nakakilig naman to. At least may naka-appreciate pa, ganyan. Thank you so much. Very passionate in everything that you do. Yes! 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 Tama yun. I think yun naman talaga yung secret para maging successful ka and hindi ka mapagod sa lahat ng ginagawa mo. You look like Kylie Versosa. Lagi ko nakukuha to. And nung nagkita kami once sa event, that was the first time na mag-usap and talaga magkita kami face to face. Sabi niya sa akin, oh nga, no, magkamukha nga talaga tayo. Ako nakaganyan lang. Ang ganda po ni Miss Kylie. Masungit or ma-attitude ka po ba? Ayoko talaga ng attitude. Ako, I thought you're suplada, pero di naman pala. You're very appreciative sa mga fans mo, lalo na kami, Amazona. Siyempre naman, no, I will not be in the position I am right now, kundi dahil sa inyo. And the love and the support na binibigay nyo sa akin, hindi ko yun masusuklian. Ang kaya ko lang ibigay is yung love and yun lang, yung ma-appreciate ko lahat ng ginagawa niyo sa akin. Amazonas, wala man ako sa pageantry ngayon or di ko alam kung babalik pa ba ako sa pageantry, still you are my family. Whenever you need me, I'm just one message away, one text away. So alam niyo na, hindi lang ako agad nagre-reply pero mababasa ko din yan. Ate Chona! Alam niyo na ang Ate Chona. I-search niyo kung ano ang Ate Chona. Palaban at lalaban ulit para sa international stage. Roar! May ganun. Roar! Palaban, yes. Palaban talaga. Pag ako sinalang mo sa stage, lalaban at lalaban talaga ako. Kahit ilan lang yung bala ko. Kahit limited lang yung bala ko. So, ilalaban ko pa rin yan. Lalo na if I am bringing our province or our country, Philippines, diba? Someone who's maarte and... What's maarte and social? I don't know what's maarte. hindi po talaga. Hindi ko alam kung saan nakuha itong maarte at social. You're loud! I have lots of Kapampangan friends and relatives and they're so loud! Hindi ba ako loud? Loud! Talaga naka-caps lock yung loud niya. Hindi naman. Sabi nga nila, parang wala akong Kapampangan blood kasi pag nagsalita ako, hindi mo ma-recognize yung Kapampangan na tono. So, marunong ako magkapampangan, yes, fluent po ako. Favorite mo in sisig? Hi, Ate, ingat pala.
Favorite, no. Favorite ko, sinigang na sobrang asim. Pero kumakain naman ako ng sisig, syempre. You don't look back, sabi. Uy, alam mo, we need to look back kung ano na ba yung progress natin and all. And yung learnings kasi nasa past, eh, diba? So, importante pa rin yun to look back. Pero don't stay too long kasi baka mamaya nagstay ka dun sa past mo, hindi ka na maka-move forward. So, you just need to look back sa mga experiences, sa mga lessons for you to bring it to the present and for you to prepare for the future. Ganon! Maganda at mabait at sex. At syempre, sexy. Ay, gusto ko to. Gusto na kita. Joining MUP in a year or two. Undecided pa po talaga yan. Miss Intercontinental Philippines forever. Thank you so much. Beauty with a purpose. Yun naman talaga eh. In everything that you will do, you just need to find your purpose. And when you find your purpose, sa lahat ng mga ginagawa mo, hindi ka mapapagod. And you will know that you have a direction and a path and a destination. So, you need to find that purpose. Kung hindi mo pa siya makita right now, that's fine. It's a process and you don't need to rush it kasi marami kang pagdadaanan and susubukin ka talaga ng life kung ito ba talaga yung magiging purpose mo. Mahirap siyang mahanap and hindi siya agad-agad makikita. Kapag nakita mo na yung purpose mo, I hope you will enjoy life. So wala na, ay meron palang isa. Lagi itong nakikita sa comment. Retoke. Nagpa-retoke. I wouldn't say nagparetoke, but I would say enhancement. It's a better term for it. And hindi ko po yung tinatago. Kung yun yung makakapagdagdag confidence sa isang tao, then why not, diba? Ako, na-enhance yung confidence ko lalo nung yun nga may enhancement. And I think there's nothing wrong with that. And I respect all the people na gumawa nun. Yung mga hindi naman gumagawa, I still respect them. It's all about loving your body, loving yourself. If you're confident na wala kang ipapabago, then that's good for you. And if mas magiging confident ka kung may ipapabago ka, then go for it, girl. As long as you decide on your own and that's your decision, not because other people will tell you. Ang decision na yan is really, really difficult. You really need to decide on yourself. Hindi dahil yun yung gustong makita ng ibang tao. So, nasagot ko na ba ang lagi niyong kino-comment sa akin? Parang ang tagal-tagal na tong issue, pero hindi ko alam bakit nagiging issue sa kanila to. Happy lang tayo, di ba? So, yun lang, guys. Thank you so much and I hope mas nakilala nyo pa ako dito sa vlog na to and you learned something, sana, sa mga hugot ko. And see you again soon. God bless! Don't forget to like, subscribe, and share this vlog. Love you guys! Have an amazing day!